Forgive me, Father, for I have sinned. It's been years since my last confession. Father, I carried this burden too long. I betrayed someone I loved deeply. Pinilin ko siya sa mga panahon mas kailangan niya ako. Pinilin ko naman ibang daan. Daan hindi niya kayang sundan. Have you sought forgiveness from him, my child? Try to contact him, pero pinangunahan ako matakot. Takot na, baka huli na. I don't even know where he is now. God's forgiveness knows no bounds. He hears your remorse, my child. Trust in His mercy. Remember, my child, redemption begins with acknowledging your mistakes and seeking forgiveness. Have faith that the path to reconciliation is always open. Inuulit ko, ang magmahal ay magpapawad. Lord, sana gumaling na si Mama para makasimba kami ulit na magkasama. So, are you the husband of... Opo. Kumusta na po siya, Doc? Mabuti po siguro kung pumasok mo muna kayo ng anak niyo. I think it's the last hours of Mrs. Navarro. Doc, gawa niyo ng paraan. Ayaw po mawala ang asawa ko. Ayaw po mawala ng nanay ang anak ko. Doc, please. Nagmamakawa ako. I'm sorry, sir. Masyado na pong mahina ang katawan ng pasyente. We can't risk on proceeding to the operation. Kasi na, doktor ka. Kahit mahirap, nagbabayad kami sa ospital na to. Pagkalingan yung kasawa ko! Nak, gusto ka kausapin ng mama mo. Magaling na ba siya pa? Sabi ko po sa inyo, tinutupad ni Lord yung wishes ko eh. Annie, anak. Magpapakabait ka kay Papa, ha? Oo naman, ma. Good girl na ako lagi. Kaya ka lang ni Mama at ni Lord, anak. Lagi kang mag-prepare at magiging good girl, ha? Your faith in God will always make you a better person. Yes, ma'am! Anak. Pababa na tayo. Bilhin ka ng candy. Mama, pagaling po kayo ha. Para makapagsimba na po tayo ulit at kumain ng cotton candy pagkatapos. Mahal na mahal kita, Ellie. Lagi mong tatandaan yan ha. I love you too, ma. Please, kailangan mo ng tulong. It's too late for me, Annie. I failed you. Just like I failed your mother. Pa, kailangan kita pa. Itigil mo na pag-inom. Alam mong hindi gusto yan ni Mama. Ellie, hayaan mo na ako. Hindi mo na ako kayang tulungan. Ma, tulungan mo naman kami, oh. Ang hirap makita si Papa sa ganitong sitwasyon. Kailangan pa kita, Ma. Ma, bakit lagi tayong nasa simbahan tuwing Linggo? Para manampalataya at magpasalamat sa biyaya ng Diyos, anak. Pakiramdam ko, minsan nakakapagod na. Hindi lang sa saya umiikot ang pananampalataya, anak. May mahalaga itong kahulugan sa bawat sandali. Ang pananampalataya natin sa Panginoon ang siyang nagliligtas sa atin mula sa magulong mundong ito. Opo, Ma. Huwag kalimutan. Kasama natin palagi ang Diyos, anak. Buksan lang ang puso sa kanyang presensya.
Hi, ako pala si Teo. Huwag kang napapadalas ang pagpunta mo rito. Oh, hi, Teo. Oo nga, mukhang ganun na nga. Ako nga pala si Ellie. Nice to meet you. Is it alright if I ask, ba't ka sumali sa fellowship group? Parang ko mag-usampi mo sa rito. Naniniwala ko, kailangan ko to para magkulala ng mga tao at makalaya sa problema. Ikaw? Nahanap lang ng paraan para mas mapalapit sa Diyos. Parang nalalaman mo, marilag mo mata ang kalungkutan na yun. Palakasin ko yung pananampalataya mo sa Panginoon. Lahat ng katanungan mo ay masasagot. Leo, minsan mo na bang pinu-question yung pananampalataya sa Diyos? Minsan, napapaisip na ko niyan. May mga sandaling pag-aalinlangan, lalo na pag may hinaharap na pagsubok o problema. Minsan napapadalang isip ka talaga niyo. Paano mo kaya maayos yun? I'm really having trouble with my faith. Palagi kong dinadoubt my existence niya simula nung namatay pa si Mama. I'm so lost and betrayed. Alam mo, doubting is normal. It's part of our being. Pero, kailangan mong matutong magkaroon ng pananampalataya. It's what saves us from being donors. Pag-iagis mo ang barya, may dalawang gilid. Trusting and doubting is like that. Trusting is the counterpart of doubting. Ako, natagpuan ko ang kapanatagan sa youth at sa simbahan, sa mga naging kasama ko at sa experiences pag volunteer. Mas lalong napaigi ang aking pananampalataya sa paraan ng pagtiwala ko. I don't know, Teo. It is as if God doesn't have a plan for me. Wala akong mga magulang. Dali na akong kaibigan. Tanging meron ako ay sarili ko. Wala na akong tutunuhan. Pumupunta na ako sa simbahan to feel something. Some spark. That I long to feel and to avoid this voice inside of me. Gusto mo bumalik sa Panginoon pero wala talaga eh. Hirap. Give it time. No one else can help you. It's only you. Huwag kang mawala ng pag-asa. Yung faith mo sa Kanya, tumalalim yan habang tumatagal. Journey yan. May halong hirap at saya. Pero ang katotohanan, papalapit ka ng papalapit sa Kanya. What you're going through ay pagsubok lang yan upang magpatibay ang connection mo sa Diyos. Huwag mong kalimutan ang lahat ng tinuro ng Panginoon tungkol sa pananampalataya. It is an eye-opening, Teo. Salamat talaga. Isang kasiyahan, palagi ang makilahok sa mga kabuluhang talakay. Sana ay ituloy tayong gabayan at suportahan ang ating pananampalataya sa mga sumusunod na hakbang na ating paglaklak. And remember, my dear children, true fulfillment comes from dedicating our lives to serving others, just as the Lord has served us. Gusto kong maging pari at maglingkod sa iba. Pero nung nakilala ko si Ellie, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kung itutuloy ko pa ba. Tulungan niyo akong ibalik ang aking pagpasya. Natural lang na magkaroon ka ng pag-aalinlangan, anak ko. It's a test from God. Tandaan mo, ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi maaaring laging tugma sa iyong mga nais. Build up your faith in Him. Be grounded with what He said. Manalangin ka para sa gabay at magtiwala sa Kanyang karunungan.
Panginoon, pagkita mo sa akin ang lagas na nais pang akin ko. Bigyan mo ako ng lakas na gawin ang tamang desisyon. Panginoon, patawarin niyo po ako. Gusto kong maging maganda ang buhay ng anak ko. Alam kong gagabayan at iingatan niyo siya. Anak, pasensya ka na. Ito lang alam kong makakabuti para sa'yo. Pasensya kung di kita maaalagaan, mababantayan at makikitang lumaki. Anak, sana maintindihan mo balang araw kung bakit ginawa ko to. Mahal na mahal kita, Teo. Palagi. Naku! Ano to? Isang sanggol? Marie! May sanggol na iniwan dito! Bilisan mo! Gara mo ah. Sabi mo sasabay kaninang lunch, di mo naman sinipot. Nakakatampo ka. Pasensya na, Eli. May kailangan pa kasi ako sigasuhin kanina. Max, umuulid na tayo. Ito naman. Total, dito naman ako. Tara, labas tayo. Dami yan ah. Alam ah. Thank you. Mas masakit. Pala yung inasikaso ka kanina. Pumunta na ko to the father niya. Baka kayo naman namalis at pumunta sa mga bata, sasabihin saan ako sa inyo. Tayo, gusto kita. Ellie, hindi. Hindi mo naman kailangan balik sa akin yun. Tagal ng pagsasama natin, hindi lang pilig yung dala mo. You made me realize that how to be stronger and wiser, Tayo. Made me realize that there is a hope for every girl. Ikaw yung kalma pagkatapos ng bagyo. You taught me how to have faith and hope. I can't let you go anymore, Teo. Ellie, hindi mo naiintindihan. Di ba ganun din yung nararamdaman mo? Oo, pero hindi pwede, Ellie. Ellie, mahal kita. Pero may mas importante pa sa buhay. May mission ako sa Diyos. Sa'yo, hindi ako nakikipagbiruan. Kaman pa tayo kaseryoso ang pagpulatir mo sa simbahan para tanggihan mo ko? Papasok ko sa seminaryo, Eli. Alam mo nakatuwa na sa Diyos ang mga plano ko sa buhay. Simula pa lang, God made it clear, Eli. You made it clear with what you have said. Father, may oras po ba kayo? Tungkol po to sa missing funds para sa donation drive namin sa susunod na linggo. Oh, ganun ba, Ed? Pwede naman. Anong kinalaman mo ron? Kilala ko po kung sino yung nagnakaw at nakita ko po mismo. At sino yun? Alam ko pong hindi ka panipaniwala, pero si Teo po, Father. Totoo po yun. Ayoko lang magsumbong kasi alam kong walang maniniwala sa akin at kaibigan ko rin po si Teo. Salamat sa pagsabi, Ali. Ako na ang kakausap kay Teo. Kumusta kayo? Parang di tayo masaya dyan ah. Teo, nagnakaw ka ba talaga? Ano? Speaking na kayo, puro kayo chismis, di naman totoo yan. Kaya nga tinanong ko siya, hindi magandang pakinggan niyo lalo na kay Father. Oo nga. Hindi ko alam ano pinagsasabi niyo. Wala rin akong ninakaw. Hindi ko ugali yun. Teo, kailangan natin usap. Sundan mo ako. Totoo ba? Ikaw ang nagnakaw sa mga fans ninyo? Oh, Father! Maniwala po kayo sa akin. Kilala niyo po ako.
Father, pagiginip po ng tawad. Walang tututura ng mga pinagbibintang ng Agadeo. Ako po yung gumuha ng funds. May sakit yung nakapabata kong kapatid. Hindi ko alam kung anong magawin. Pasensya po. Teo, saglit lang. Teo, sorry. Kausapin mo naman ako. Teo! Ganun ka napakababaw. Ikaw ba yan? Alam kong di mo tanggap. Oo! Ayaw mo umalis ka. Ayaw mo matuloy ang pagiging pare mo. Bigyan mo ko ng chance, Teo, please. Alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Sa tingin mo, pagkatapos ng ginawa mo, mahal pa rin kita. Ellie, hindi na ikaw yung Ellie na kilala ko. Hindi ganito yung Ellie na hinahangaan ko. Ellie. Sorry, Teo. Sorry sa ginawa ko. Tama ka, sumobra ako. Mahal kita eh. Naging makasarili ako, Teo. Sorry. Ellie. Teo. Kailangan ko nang umalis, Ellie. Ano lang sulat na hawak mo? Ellie, kailangan ko nang umalis. Dearest Ellie, sana nakarating ang liham na ito sa iyo na may kalakip na biyaya ng Diyos. Naging mahirap ang desisyon ko na ito, lalo na para sa ating dalawa. Pero alam ko na ito talaga karapat-dapat na mangyari sa daloy ng buhay ko. Sa mga panahong magkasama tayo sa kalaliman, alam kong misyon ko lamang ang maging isang instrumento ng buhay mo, Ellie. Kung magkaroon ka ng kapayapaan at kapanatagan, God wants you to have stronger faith in Him. He wants you to place your identity in Him. So He sent me for you, Ellie. Huwag mong kalimutan, you cannot love others if you cannot love yourself. Ask God for guidance. That void in your eyes tells a lot of stories. Inuulit ko, ang magmahal ay magpatawad. At masaya kung nahanap ko ng pagmamahal na tapat, totoo at higit pa sa lahat ay magpatawad. Sa katunayan nga po, Father, ay ikakasal na kami ngayong buwan. Ikakasal ka na? Opo, Father. Kaya ako pumunta sa inyo para simulan ang bagong pamumuhay kasama aking pinakamamahal kong si Ethan. Hi, Bal. Ang hirap makahanap ng mapaparty ngayon dito. Anyway, kumusta naman ang confession kanina? Ay, Bal, okay naman. Magandang pakiramdam ko. Okay. I'm happy about it. Excited na akong pakasalan ka sa sumbahan na ito. Thank you for coming with me. You need to be absolved from all of the heaviness I've been carrying. Lahat naman tayo nangangailangan ng mga sandaling pagmumuhay. Ito na rin ang simula ng bagong ito nating dalawa. Having both of our faith strengthened and of course, putting Him in the center of our relationship. Ganto ang gusto.